Isang vice mayor, former UAAP basketball player, model at successful businessman ang makakasama natin sa umagang ito. At para bigyan tayo ng tips at advices sa pag-handle ng business at kwentahan niya tayo tungkol sa kanyang negosyo, please welcome Sir Francis Zamora. Good morning! Hey, good morning po, Ms. Jeff. Good morning. Kamusta? Mabuti naman po. Di ba parang introduction pa lang, daming talaga from UAAP, basketball player, a model, and now a successful businessman. Well, ano, iba-ibang aspeto po ng buhay ko. Parang different fields talaga. Parang napasok mo na. And then nag-venture ka sa business. Ganun ba yun? Actually, mula nung June na 2000, 15 years ago, doon ako nagsimula pumasok sa restaurant business. Mm-hmm. Nagsimula po ako yun sa mga familiar po doon sa brand na TGI Fridays. Yes. I was an investor in the TGI Fridays branch sa Ayala, Alabang. Mm-hmm. Pagkatapos mo noon, 2008, yung Italianis Mall of Asia naman po. Okay. And then in 2010, Banana Leaf in Green Hills. And then meron din po akong Kyochon sa Green Hills tsaka sa Capital Commons. And Ikoryu Fukuoka Ramen. Ayun, oo. Ngunit yung talagang negosyong pinasok ko na 100% owned and managed is yung Goldilocks Green Hills pa. Sa Green Hills ito. Bagong bukas lang ito, sir. Two years na po siya. Okay. Turning 2 years on November. Mm-hmm. Ayun, happy anniversary. Siyempre, parang tataka ko, di ba, ang dami yung binanggit. Bakit food business? Parang bakit puro restaurant ang naisip ninyong pasukin negosyo? Actually, ang katotohanan, mahilig po kumain. Yun! Yun talaga dun, no? So, okay. Pero nagluluto kayo? Hindi. Hindi. Mahilig lang kumain. Okay. Pero yung food business ko kasi, lalong-lalo na kung nag-enjoy ka sa ginagawa mo, mismong produkto, yes, yung pagkain. No? Kasi tulad yan, yung mga pagkain pong negosyo mo, ibig sabihin, meron kang mapupuntahan, maimbitahan mo rin yung mga kaibigan mo. So, parang siyang salo-salo at the same time, nag-enjoy ko kumain, at the same time, kabuhayan din siya. Oo. So, parang 3-in-1 na rin po siya. Parang mga Pinoy kasi talaga, di ba, sanay tayo na kakain tayo sa isang hapag. Usually, pagka-family talaga, may get-together. Mm-hmm. Ano eh, restaurant ang puntahan. In any occasions, nagsiselebrate sila sa restaurant, hindi ba? Totoo po yan. Lalong-lalo ng ang kultura ng Pilipino. Kahit minsan, sinasabing gipit ng bulsa, no? Pero kung birthday, Valentine's, o Pasko, Mother's Day, talagang ang Pilipino, kakain at magse-celebrate. Totoo. At hindi pwedeng mawala ang cake. Diba? Pag-usapan natin yung Goldilocks Green Hills. Ito talaga, 2 years na itong negosyo ninyo, sir. Apa. Okay. Paano, siyempre nung umpisan, marami na kayong na-handle na restaurant. Although, hindi ikaw talaga ang 100% humahawak nito. Ito, ikaw 100% nagmamanage na. Apa. Diba? So, paano yung challenge na pinagdaanan? It's very challenging. Mm-hmm. Una-una, para makuha ko ho yung franchise for Green Hills, for San Juan, particularly the Green Hills branch. Siyempre, I had to undergo the normal process. Yes. Nag-apply po ako sa Goldilocks head office. At puwera sa application, talagang dumaan po ako sa 3 buwan na training. So isipin nyo, ako'y araw-araw na sa City Hall. Correct. Namin. Oo. Ang training schedule ko po ay 6 to 9 p.m. Hours. No, 6 to 9 p.m. every day po yon for almost 3 months. Mm-mm. Dahil hindi sila basta-basta rin nag-award ng franchise. Eh. Because the moment you have a Goldilocks store of your own, you are now carrying the name of the brand. So, mm-hmm, nationwide ang coverage po ng Goldilocks. Talaga masinsin pala. Oo. Kasi yan, very strict sila. They're family-owned. Mm-hmm. Hanggang ngayon, it's still the same family that owns the Goldilocks Philippines. So, para sa kanila, para ka ma-award ng isang franchise, kinakailangan talagang dumaan ka rin sa strict standards nila. And it also makes sure that our store is within the standards, mm-hmm, of Goldilocks Philippines. Ayun. Siyempre, yung authenticity ng bawat product, di ba, ng bawat items, mapapanatili ninyo. Opa. Pero sa dami ng negosyo, on dami ng brand, sa dami ng mga restaurant, bakit Goldilocks? Mahilig kayo sa sweets? Kasi 100% ito talaga hinandal nyo, okay, gusto ko hawakan ng Goldilocks. Naniniwala kasi ako, mm-hmm, yung branding po ng Goldilocks, it's the Filipino favorites, kumaga yung mga Pinoy, mm-hmm, favorites. So, pero dyan, nakikita nyo ngayon, meron tayong polvoron. Polvoron. Yan,
Mahilig talaga ako sa Polvoron mula nung bata pa ako. Opo. Yan ang isa sa mga bestsellers, lalong-lalo na yung classic Polvoron. Oo. Yung talagang very rich ang milk flavor niya. So that's one of the bestsellers. Of course, yung ating mga, what you see here are called the rush cakes, ano? Or greeting cakes. This is the mango chantilly and the coffee crumble. Of course, the classic chocolate and mocha. So, kunwari, birthday or Pasko, Valentine's, or minsan yung mga nanliligaw. Ayan, pwede na nang sulatan na I love you, sagutin mo na ako. Pwede na ganun ang mga message sa cake, no? Actually, ganun ngayon ganun? Ang nauuso. Dati alam ko lang, happy birthday, happy anniversary. Ngayon, ano na, mahal mo ba ako? Tapos, dahil na rin po sa social media, na madalas pinipicture nila yung cake, ina-upload nila. Uh-oh. Tapos, even if they want to give it to someone who's abroad or someone who's far, they simply take a photo and tag it. So, yun na yun. Yun na rin yun. Parang sinasend na rin nila. Para malasahan mo nila sa picture, di ba? Ayan talaga, napapansin ko talagang kabisado niyo ang bawat aspeto ng negosyong ito. Pero at the same time, syempre as a public servant, paano niyo na pagsasabay yung oras ninyo na mahawakan lahat ito, negosyo, and then yung inyong position as a vice mayor? Well, definitely kailangan mo dyan yung time management and prioritization. Pwera po sa aking pagiging vice mayor po ng San Juan, meron din po tayong mga negosyo, meron din po akong asawa at apat na anak. Pero parang hindi kayo halatang stress. Tsaka paminsan-minsan po tayo'y nakukuha rin para mag-model for certain brands. So basically ano siya, time management, prioritization, tsaka yung ano yung kung nag-enjoy ka sa ginagawa mo, ang katotohanan hindi yung mahirap gawin. Kasi hinaharap mo ang isang araw na positibo ang iyong disposition at masaya ka sapagkat alam mo sa araw na ito yung mga gagawin mo. Sinusikap ko rin na manatiling malusog ang katawan. So I also go to the gym, I also exercise, I also play basketball. So lahat po yun nababalance naman. So far, maayos naman kasi ano naman po, tulad yan, pagkatapos mo ng trabaho, pupunta ako sa Goldilocks or minsan, pag may ka-meeting ako, counselors, barangay officials, then I invite them to Goldilocks. So at the same time na... Doon na kayo nag-meeting. Nag-meeting, natitreat ko na rin sila, na papasubo ko sa kanila yung mga pagkain po namin. At the same time na nababantayan ko na rin yung tindahan. O, diba? Talagang ano to eh, parang multitasking diba? That's true. I'm a multitasker and I'm also very... Obsessive-compulsive kasi. Grabe. Alam mo, binabanggit nyo pa lang yung schedule nyo. Hindi ko na alam kung paano nyo nababalance. Ang daming activities, di ba? At ang Goldilocks Green Hills, hindi lang pastries ang nandun. Apa, we are what you call a full store. Mm-hmm. So, pwera dun sa mga bake shop products. Meron din kami ng food shop items. Ito yung mga Pinoy favorites na. Ayan, talagang. Yung lechon baksiu, pork barbecue, fried chicken, bopis, Aldereta, laing, so lahat ho yun, kompleto ho sa store. That's why, kaya ko rin ho pinili yung Goldilocks niyo sapagkat bilang isang Pilipino, no, maganda rin na yung meron kang mga produktong talagang pang Pinoy. No. Tsaka dito po sa Green Hills ho kasi, no, lalo na din sa mga mahilig po mag-shopping, ano, the Green Hills Shopping Center is the Changi capital of the Philippines. True. So napakarami hong pumunta ng Green Hills. Hindi lamang Pilipino, marami rin hong mga foreigners, no, yung mga gusto mag-shopping. Kaya hit na hit ho yung mga Pinoy, niyo, eh, no? Yung mga Pinoy favorites ho natin. Siyempre yung mga dayuhan ho na dumadalaw, na they're very interested to try the products. Yun ang maganda. Yung store ninyo, pwede ba, ang Goldilocks ba nagkikater sila or nag-accept kayo ng mga birthday parties? The trust is not really the full catering, but we can provide and supply food also. Ayun, so, kunwari, meron hong birthday party or wedding or actually any occasion naman po. Pwede naman ho kami mag-deliver or mag-supply. We can provide for any products for as long as it's within the roster of our items in the store. And sir, syempre meron din mga gusto magsimula ng kanilang pagnenegosyo. Kayo, marami na kayong experience. Ano yung pwede nyo ibahagi sa kanila para naman maging magtagumpay sila sa larangan na papasokin nila? Una-una,
kung papasok ka sa isang negosyo, kailangan mag-enjoy ka. In anything naman siguro sa buhay, no? Mahirap gawin ang bagay na hindi ka masaya. So kung nag-enjoy ka, madaling gawin eh. So pumili ka ng isang negosyo na talagang kahit araw-araw mo gagawin, masaya ka. Na hindi ka napipilitan na pumunta, hindi ka napipilitan na dalawin. So it has to really be something that you like. Gaya po na sa akin, sa food business po ako, talagang mahilig po akong kumain. So madali na para sa akin. So importante, siguro ang halimbawa ko na lang for restaurants po. No? Unang-una, kailangan gusto mo yung brand. Para ma-promote mo, kailangan nasa puso mo eh. Tulad ko po, for me to promote Goldilocks Inn, it has to be in my heart. And the fact is, it is in my heart. So I can mm-hmm. share it, I can promote it, mm-hmm. dahil gusto ko siya. Ngayon, kinakailangan din, syempre, masarap ang iyong pagkain. Yes. Kinakailangan yung presyo ay affordable. Tama. Mm-hmm. At saka yung location din po, kinakailangan maganda rin yung location po ng iyong restaurant. So for me, these are three vital aspects. The quality of your food, the quality, yung taste, and yes. Mm-hmm. the product itself. Next is your pricing. You have to have a good target market. Pwede ka naman maging mass market, pwede ka maging mid, pwede ka high-end. But ako, nasubukan ko na yung mid and mass market. So ano naman eh, pwede kang pumili kung saan mo gusto, pero you have to have a good target market. Alam mo kung saan mo ilalagay. At syempre, yung importante rin po yung location mo. Mm-hmm. Madali ka bang puntahan? Nakikita ka ba ng importante tao? Importante yun eh, di ba? Mm-hmm. Because sometimes, maganda ang produkto mo, problema, hindi naman nakikita. Hindi naman, oo. Hindi tama. Rin naman sila familiar. Mm-hmm. So, I also focus really on franchise also. Noong 2003 po, ako po ay nakapag-aral din sa New York University for Business and Entrepreneurship. At ang isa sa mga natutunan ko doon, yun yung tinatawag po nilang turnkey method. Ang turnkey method, ibig sabihin, parang susi siya na papaandarin mo na lang. Okay. So doon ako napunta sa mga franchising. Because pag ikaw ay nagpa-franchise, ibig sabihin, meron ka ng may brand na. Yes. Oh, may brand na, may pangalan na. Mm-mm. At meron na rin siyang manuals. Ibig Correct. Sabihin, may mga proseso nang susundin. Oo. Madali na, di ba? Madali na siya. Gaya po sa lifestyle ko po, no? Bago po ako pumasok po sa serbisyo publiko, bago po ako naging vice mayor at konsyal, ako po yung naglalaro ng basketball noon. Mm-hmm. So, ibig sabihin, hindi ko rin matutukan full-time yung businesses. So, what I did was, I focused on businesses that were already known or popular para pag pasukin ko, kunwari itong Goldilocks, may pangalan na siya. True. Hindi ko na kailangan ipaliwanag ano bang Goldilocks. Tama. Hindi ko na kailangan isipin ano ang magiging ingredients ko dito. Hindi ko na kailangan isipin kung paano ko ibebenta. Mm-hmm. So, kumbaga, papaandarin mo na lang siya. Ayun, yun yung maganda. Anyway, once again, invite natin sila to visit your store at Green Hills. Okay. So, sa mga kaibigan po natin na nanonood ngayon, nice ko kayong imbitahan sa Goldilocks Green Hills. Dito po siya matatagpuan sa Green Hills Shopping Center. Dito po sa lungsod ng San Juan. So kung makadalaw po kayo, halos araw-araw din naman po nandun din po ako. Ayan. Minsan umaga, minsan gabi. Either before or after office hours or after work. So, nandun din ako. Nandun din si Sir. Ayan. Thank you so much. At syempre, di ba, hindi natin palalagpasin. Matitikman ulit natin. Yes, of course. Ang mga produkto from Goldilocks. Thank you. Maraming salamat, and more power sa inyong business career. At sana lumagana pa ito, hindi ba? Thank you po. Thank you. Mga kapamansang almusal. Nakasama natin ngayon si Vice Mayor Francis Zamora. At siya rin ang owner ng Goldilocks Green Hills. Manatili nakatutok dahil babalik pa rin ang palagyan ng kasala sa agahan pambansang almusal.